Instant celebrity ngayon sa social media si Francis Leo Marcos. Walang masyadong impormasyon tungkol sa kanya sa mga websites online. Hindi din siya masyadong kilala bago ang COVID-19 outbreak. Sa kanyang Facebook profile, nakalagay na mula daw siya sa Baguio pero nakatira ngayon sa Manila. Walang nakalagay kung kailan siya ipinanganak at kung saan nag-aral. Ayon sa kanya, kasal na daw siya. Makikita ang video ng kanyang kasal sa kanyang YouTube channel. Hindi naman kilala kung sino ang kanyang asawa. Nakalagay din sa kanyang Facebook page na siya ang chairman ng Marcos Group of Companies. Walang masyadong mahahanap na impormasyon sa Marcos Group of Companies at hindi din ito rehistrado sa Securities and Regulations. Kung sino-sino ang kabilang sa Marcos Group of Companies at kung ano ang mga negosyo nila ay hindi din tukoy. Ayon sa supporters ni Francis Leo Marcos, umaabot daw sa $30 million o 1 billion and 500 million pesos ang kanyang yaman. Walang patunay o basehan ang computation ng kanyang yaman at hula lamang ito ng mga supporters niya. Matulungin daw si Francis Leo Marcos. Sa isang video niya, sinabi niya na in every rules and regulation, in every law, there always been an exemption as long as there is justification if it is for the human reason. Ito daw ang laging sinasabi ni Francis Leo Marcos para suportahan ang kanyang adhikain na tumulong. Noong 2013, nagbigay ng tulong si Francis Leo Marcos sa 2,000 pamilya sa Pasay City. Nabaha ang Pasay City noon at diniklarang nasa state of calamity. Kasama niya sa pamimigay si Fortuna Marcos Barba, ang kapatid ni dating Presidenteng Ferdinand Marcos. Nakuhanan ng Philippine Star ang pamimigay ng 2 toneladang delata ng pamilya Marcos. Kamakailan lamang ay sumikat si Francis Leo Marcos o Boss FM sa pamamagitan ng Facebook page at YouTube channel niya. Tumutulong siya sa mga nangangailangang Pilipino. Ang kanyang bagong Facebook page na Francis Leo Marcos ay may 47,000 likes ngayon habang ang kanyang YouTube channel ay may 274,000 subscribers. Karamihan ng binibigay ni Francis Leo Marcos ay mga sako-sakong bigas. Umabot na sa 500 sako ang kanyang naipamigay. Bukod sa bigas, nagpamigay umano din siya ng 4,000 pagkain sa mga frontliners at iba pang nakatira sa kanilang syudad. Nagbibigay din siya ng 5,000 piso at 10,000 piso sa mga nanonood at nagbabahagi ng kanyang mga Facebook Live videos. Tuwing nagbibigay siya ng tulong, hinahamon din niya ang ibang mga mamamayan at politiko na lumabas at tumulong sa kapwa Pilipino. Pati mga mayayamang kapitbahay sa Green Meadows, Quezon City ay hinamon din niyang tumulong sa pamimigay ng tulong. Sa isang video niya sa YouTube, pinakita niya ang pagbabahay-bahay niya at pagbusina sa kanyang mga kapitbahay para hikayating gawin ang Mayaman Challenge. Ayon sa isang Facebook Live video ni Francis, hindi niya hangad na sumikat sa kanyang ginagawa. Nais lamang daw niyang tulungan ang ibang tao para mabuhay sa panahon ng quarantine. Kahit pa nire-report at tinatanggal ang ilang videos niya sa social media, hindi daw siya titigil sa pagtulong. Ayon sa kanya, kung lahat ng mayayaman ay magbibigay ng 1% ng kanilang yaman, malaking tulong na umano ito para makaraos ang mga mahihirap na Pilipino. Marami ang nagtatanong kung sino si Francis Leo Marcos at bakit siya tumutulong sa mga mahihirap. Ayon sa PhilNews.ph, si Francis Leo Marcos ay ipinanganak noong 1980. Lumaki siya sa Manila. Nag-aral daw siya sa National High School of Massachusetts. Isang businessman si Francis at co-founder din siya ng Marcos Group of Companies. Siya din daw ay chairman ng Volunteers Against Poverty Foundation ayon sa Tribune.ph. Ang Volunteers Against Poverty Foundation ay isang non-stock non-profit organization sa Pilipinas.
May mga video at litrato ang Volunteers Against Poverty Foundation sa kanilang website kung saan makikita ang aktibong partisipasyon ni Francis Leo Marcos. Dahil sa tagumpay ng kanyang mga negosyo, ang kabuoang yaman umano ni Francis ay nasa $25 million hanggang $30 million. Makikita din sa social media accounts ni Francis ang mga properties niya. Mahilig din daw siya sa mga sports car at may koleksyon din umano ng mga ito. Hindi pa malinaw kung kamag-anak ni Francis ang pamilya ng dating presidente na si Ferdinand Marcos at Imelda Marcos. Ngunit ang haka-haka ay pinsan daw siya ni Fortuna Marcos Barba. Si Fortuna Marcos Barba ay ang ate ni Ferdinand Marcos. Noon pa man ay mahilig na daw tumulong sa nangangailangan si Francis. Hindi ito ang unang beses na tumulong siya. May mga koneksyon din siya sa politiko. Yeah!